At yun, lumipas ang tatlong, dalawa. Tatlo. Kaya konti na rin yung bibigyan. Ilan pa lang yung hinahinapan. Magandang gabi. Ay, magandang umaga, tangali, gabi. Ayun. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At lumipas ang tatlong episode ng Timog. Finally, kasama na namin ngayon ang original na dapat na process natin sa second episode ng Timog. Ah, ipinapakilala. Attorney Mike Nuestro. Hello. Ayun. Kasama pa rin natin si DJ DB at ang ating resident correspondent si Bob. Ano ibig sabihin ng DB? Yung pagmamahal na yung passion niya, nandun talaga. Isaan natin eh. Ibinibili yun. Yung kasaysayan ni Mike din, yung unang banda niya. Ang alam ko kasi, ang feud, di ba? Feud. Hindi natin nakaalam. Hindi mo natin i-discuss yung meltdown. Uy, buto mga... Sige, mamaya! Marami yan! At saka siyempre, Hollywood! Ay, dapat nilagay natin sa playlist nyo. Wala pa MP3. Sige, gusto mo patugtog muna. Sige, patugtog muna tayo. Ito, mga ano to, mga galing Steel Hill to mga patugtog nila. Exclusive kong epic. Solid, no? Solid. Ayan. So, Mike, anong bang mga... ano mo dito sa mga bandang pinututog natin? Hindi, ano ba yung mga pangalan ng ano? Ito na, yung first track, first song na pinakinggan natin, yung Protect ng Off the Chain. Kakalabas lang ng CD nila, self-title. Maganda yan, yung kanta na Protect. May video pa yan na ginawa ni? Si Chad Borja Sarmiento. Let's go! Hindi nga rin tanong ko. Yung Chad, kasama mo Bob sa ano, no? The Stupor, oh. Super. So, magaling yun. At, bagong gitarista ng Vince yun, mausa yun. Bait nun! Kasama nun. Jujutsu ko nun, pag nalit niya. Nakita ko rin, nag-MMA si paring Chad eh. Chad Bora. Tapos second track, ano, Choke by Bad Mouth. Nalabas yun sa... Natuwa kami dun sa ganong... Hanggang sa nag-isip kami kung paano kami makakasali, quote-unquote. Makasali dun sa eksena na yan. Mas ma-expose kami. Ang naalala ko noon, si Dexter, yung kapatid ni Dari, may kaibigan siya na taga Laguna noon. Tapos narinig namin na meron palang banda din, Biofeedback. Yes. So, hindi ko lang paano tayo nagpabili na. Kumbili kami ng tape ng Hard Times. Grabe yun, yung dating sa amin ng Hard Times na tape na yun. Bukod dun sa mga TRC na pinapakinggan namin. Yung Hard Times, iba eh. Iba talaga yung dating nun. So, ibig sabihin, kaya pa. Malawak na yung topic talaga. Oo, tsaka talaga yung pag-iisip ka. Imo ka, galing na in another time. Galit ka sa educational system, slave knowledge. Nandun lahat. Ng lesson ba, kanya-kanya. Iba-ibang subject yung nasa album. Iba-ibang style pa yun. Iba-ibang style. Kaya sobrang relevant pa rin ng biofeedback. Sobrang dami nila nang tinatakel na. Tsaka lalo dun sa amin siguro. Hindi, tsaka dating kasi sa akin yung tape na yun. Tatapos, patay na kasi yung TRC nun eh. Yung R&D parang ano na lang, parang label lang siya na ano. Yung biofeedback, pag tinignan, parang ito yung culmination na gusto mong DIY. Quality, may ano, may laman, kasi gusto mo yung music. Yun ang naging standard namin na, pag gusto namin mag-release. Cover art pa rin, ano? Oo, yung cover art. Bari, di ba yung may baka, nilalaman. Mas may kong ganda rin. Para sa Africa, parang. Napudpud ko yung tape ko nun eh. Hindi, mga mabibilis yan. Sa Pablo ba mabibilis? Mabilis din kami! Mabibilis pati spa! Hindi mabilis mag-record! Mabilis mag-span!
Ay, joke lang ha, San Pablo Bifo. Huwag sensitive. Binubugbog mo ako dito eh. Huwag ganun. Mga emo ka naman daw talaga sa Pablo. Hindi, wala naman talaga pabilis na matrash na banda talaga. Meron! Sino? Ano? Five. Ay, hindi naman trash na banda. Meron! Sino? Ano? Pag-isip lang ako. Ano? Wala. Minsan kasi may masabi na lang eh. Hindi ko sa Cavite eh. Talaga marami sa Cavite. Talaga dito eh. Mabibilis kami dito. Mabibilis. Malakas mang asal. Ano? YFC? YFC? That's correct. Bubusitin natin. Dapat yung sinama natin sa playlist eh. Actually, nasa tradition na yan eh. Yung mga pambubwisit ganyan. Ito na yan. Tama nga yung Q Talk Today. Masarap pa rin yun eh. Continuing the tradition eh. Yun eh. Hindi mo minsan, dapat... Minsan kailangan talaga ng humor. Ready for the next scene. Hindi naman... No, humor na parang na. Pero part nito rin. Medyo konting jab sa eksena na parang... Seryoso pero may sinasabi pa rin kami. Kasi yung feud dun medyo walang humor. Yung serious yun. Yung Q Talk Today seryoso na. Seryoso. Seryoso mga asal. Hindi nga kayo makahinga pag tumutugtog. Ay, lasan niya lagi, Purincia. Purincia. Oh, magandang. Shoutout nga pala dun sa ano, sa isang polista nun. Oh, magaling yun. Si Derek Ramsey. Derek Ramsey, yun? Ilang beses na tumutugtog, nasa gilid lang palagi. Nakamaskara na, hiyang-hiya pa. Alis ako panuorin yung mga yun eh. Nakamaskara na, hiyang-hiya pa. Nakikita ako nga, hinampas nung isang polista ng mic lagi yung mukha. Galing yun? Nakakabwisit. Okay. Yung pag-iing. Yeah. So yun, kasi sa ngayon, kahit pa paano, mayroong mga tao na nagpapahiram nga ng mga quality na gamit. Alam ko si Tito Boyers, hindi ko lang kung magagalit siya pagpinlagyan, pero magpapasalamat kami sa kanya. Kasi every time talaga, nung bago may foreign na tutugtog, siya yung walang kahika, ano daw tawag doon? Hindi siya nagdadalawang isip na magpahiram ng gamit. Kasi parang yun yung naging mission niya na, magkaroon ng magandang sound pag gig kasi dati ganda ng venue, magaling ng banda, naging basura yung gamit. Sayang, no? Naaalala ko. So talaga yun ang alam ko na naging parang ano ni Tito Boyet na kahit paano merong magandang gamit na dati ginamit namin niya sa First Blood, sa lahat yata ng foreign ng gig na yun namin. Siya ang walang sawa na nagpapahiram ng gamit. Yung sa Limuria ba? BKB lang gamit yun. BKB. Yung tayo na nakoriente si ano. Yung vocalist na J.J. Moria. Ganun pa rin yung trip nyo. Parang naging tatay ba kayo? Naging magulang ba kayo? Para yung disiplina nyo, yung mawala pa rin. Yung problema nga kasi doon, na-stuck na yung mga... Well, di naman lahat. Kasi may mga kilala naman tayo na talaga. Very appreciative pa rin kung yung nangyayari ngayon. Ang problema kasi sila, na-stuck na noong 1984. Naging ngayon, nakala nila 84 pa rin. Tried nga eh. Dude, magsisiseta ka na! Sinasabi ko nga lagi maganda example dyan yan sila Tito Boyers. Yun yung mga nandun talaga eh. Pwede na ba natin i-level si Ron kay Tito Boyers? Tito Ron! Ay, kasi minsan talaga na-stuck lang yung mga tao na yun. Ay, babalikat ko nga. Ibang naiiwanan ko noon, 1984-85. Kailangan magbulo yung gig. Kailangan may tumuan. Slaman. Kailangan lahat. Lasing. Masag. Yan din yung problema natin noong 1997 eh. Was that 27 yun? Pa rin. Ano kasi dala pa rin nila yung attitude nila. No? Parang ano, yung kanilang peace loving naman kami. Pangkis attitude nga daw. Attitude! Mga nag-second childhood sa gig. Yung mga alam kung ano eh. Hindi mo maitindihan. Parang mula 1980, parang nakulong sa portal. Tapos puta nakawala lang. Nag-reunion nyo. Yung ano, kaya yung pagkawild nila, pagkalabas, ganun pa rin. Walang nag-learning ano. Wala ba ni Superman? Time-lapse. You know, ito ako combat boots pa din. Hindi, pinapaikot lang naman namin yun. Break-even lang. Oo, sirap na actually kung maka-break-even. May konting profit, di maganda. Pumunta naman sa mga shows. Pagkain ni Danji. So yun, hindi lang naman ang alamin. Hindi naman kami kumikita dyan. Baka nga lang kasi ng mga taong yayaman namin. Estudyante pala kami, ginagawa na namin yan. So, ibig sabihin lang, kahit paano ngayon. Ah, estudyante, mayaman na kasi. Ah, totoo yun, mayaman na kasi. Hindi talaga yung ano lang, yung kung gaano mo kamahal yung craft mo. Diba? Kasi sino pa na magmamahal sa craft mo? Maaring sa iba, basura yan, pero ikaw, pinaghirapan mo yan. Banda mo yan. So, nasa yun yung paano mo pipresent sa tao.
gusto mo digital download, ah, walang problema, nasa iyo naman yan eh. Pero kami kasi, ang naging ano namin is physical copy, may magandang artwork, kasi kasama yun sa packaging eh. So yun, yun ang ano namin. So, nabanggit ko na yung mga releases, yung mga shows medyo nag-dial down kami ng kaunti. Actually, si RJ na yung nagmahabak ng shows eh. Kasi yun, RJ ng Queensate, taga San Pablo yun. Okay, tama. Mahal yung labi ng mga taga San Pablo, man! Oo, kamo, hindi ko alam! Ngayon pa lang din nalaman! Shout out, mga ati. Shout out sa mga taga San Pablo. Oo, shout out. Dami natin kaibigan dyan. Oo, naman. Taong nagmama. Yun! Ano pa? Ano pa sabi natin? Yun na lang. Ayun, yun nga, shout out kay Danji kasi dapat part din siya nito. Oo, mas makulito ko natin si Danji.